Lalaglag mula sa sinasak niyang taxi ang isang bata sa lungsod ng Baguio. Alamin natin kung anong kalagayan niya, kung ano nangyari sa isang taong gulang na bata na yan. Sa eksklusibong pagtutok ni Emil Sumahin. Binabagtas ng taxi driver na si Melvin Cadawas ang kahabaan ng Irisan Road sa Baguio City nang makunan ng kanyang dashcam ang tagpo na ito. May nahulog mula sa kaliwang pintuan sa likuran ng taxi na kanyang sinusundan. Inakala niya raw noong una na gamit lang. Siyempre, driver's instinct, mapapapreno ka kaagad. Nagulat na lang ako, sir. Napansin ko na lang, may umangat na parang paa. Doon ko lang na-realize na bata pala yung nalaglag. Isang babae ang bumaba mula sa likuran ng taxi at dali-daling kinuha ang bata. Buti na lang, ayon kay Melvin, wala silang kasalubong na sasakyan noon. Before po na nangyari yon, marami po kami nakasalubong na sasakyan. During nung nasa kurbada noon kami, buti na lang wala na kami nakasalubong. Nasa ligtas ng kalagayan ng one-year-old na bata. Ayon sa PNP Highway Patrol Group, natuntun natin yung driver, natuntun natin yung vehicle. Yung bata, nabuksan yung pinto. Pero ang ano dito, kasama yung nanay sa likod. Ayon sa HPG, pwede raw managot ang driver ng taxi kung saan nahulog ang bata alinsunod sa batas. Meron tayong Republic Act 11229, yung Child Safety and Motor Vehicle Act. Yung mga bata na itinatransport natin, kailangan may special seat sila sa likod. Kapag ang bata ay nasa edad 1 hanggang 12 taong gulang, kailangan naka-child seat at seat belt sa likuran. May parusang 1,000 hanggang 5,000 pisong multa at suspensyon ng driver's license. Ang sinumang mahuhuling motorista na lalabag dito, pampubliko man o pribadong sasakyan. Bago tayong mag-transport ng mga ganyan, ng mga bata, tingnan muna natin kung talaga nakasarado yung pinto, baka naka-slightly open yan, at talagang mabubuksan kagad, di ba? At kailangan sumunod tayo doon sa batas. Gamitin din daw ang child's lock feature ng inyong sasakyan para dagdag kaligtasan. Ito yung child lock na sinasabi. Okay. Kailangan na ito naka-on to. Ngayon, kapag naka-on yan, anong mangyayari? Hindi niya na may ano to, mabubuksan ito. Pero, dapat, pagka wala na, i-ano na din natin. Ibalik natin. Okay. Kasi baka magkaroon ng emergency, hindi ka naman makakalabas. Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.